Heto na nga mga idola, dalawang GM ng dalawang team ay nag-uusap na nga sa Summer League, Lakers at Nets, Rob Pelinka at Sean Marks. Debatian nga ang na-report nung nakaraan mga idola nila Dave McMenamin, nila Brian Windhorst at pati na nga rin ni Chris Haynes. Diba't binalita nga nila mga idol na mag-uusap nga muli itong si Rob Pelinka at si Sean Marks pagdating sa Summer League. At mukha nga mga idol, eto na, nag-uumpisa na ng pag-uusap. Nag-uumpisa na ng negosasyon, ng komunikasyon, etong ang dalawang GM. At ang isa pang very interesting na nangyari dito ay nandito rin si Kyrie Irving mga idol. Ang player nga na pinagdidiskusyonan neto ni Pelinka at ni Sean Marks ay nandito, present, kasama nga nila sa isang building. At baka nga mga idol, after ng pag-uusap nilang ito at siguro after na rin ng Summer League ay magkakaroon na ng malinaw na desisyon patungkol nga dito kay Kyrie Irving at sa pagpunta niya dito sa Lakers. Mapapa-oo ba ni Pelinka itong si Sean Marks or magiging matatag nga si Sean Marks sa mga offer ni Rob Pelinka? Abangan nga natin yan mga idol sa mga susunod nating update matapos itong pag-uusap na negosasyon ng dalawang GM ng dalawang team. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-usapan nga natin kung gano'ng kalaki ang impluensya neto ni Greg Popovich. Ngayon kasi mga idol, currently ang lima sa mga naging assistant coach neto ni Greg Popovich ay mga head coaches na nga sa NBA. Si Mike Brown sa Sacramento Kings, Mike Budenholzer na nanalo ng championship sa Bucks, Taylor Jenkins sa Grizzlies, Ime Udoka sa Celtics at si Will Hardy sa team naman ng Utah Jazz. Bago lamang, yang limang yan mga idol ay naging under ni Greg Popovich at mukhang ang napakaganda ng naging impluensya niya dito sa kanila. Pinagkatiwalaan nga itong limang ito ng mga organisasyon na i-guide, i-lead ang kanilang team. At yan nga ang napakagandang epekto, napakagandang resulta ng pagiging coach neto ni Greg Popovich. Hindi lamang players ang kanyang tinutulungan, pati na nga rin ang kanyang mga assistant coaches ay natututo sa kanya. At ngayon mga idol, years later, ay mga naging head coaches na nga rin sila. Pero anyways nga mga idol, panguling balita na tayo. Lakers i-retire na nga ang jersey neto ni Pau Gasol, number 16, matapos nga ng kanyang very successful run sa team ng Lakers. 2 championships mga idol back to back noong taong 2009 and 2010 kasama si Kobe Bryant. At ngayon nga ay bibigyang respeto na siya ng organisasyon ng Lakers. Isesemento na nga mga idol, itatala na forever in history ang kanyang pangalan na dito nga sa team ng Lakers. At syempre pag ni-retire nga ang iyong numero, ibig sabihin ng mga future players ay bawal nang gamitin nyo na sa team na yon. Sa'yo na yon forever. Ayan nga ay pagkilala ng Lakers dito kay Pau Gasol. Pagbibigay nga nila ng highest appreciation sa pagtulong nga sa pagkamit nila ng championship. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!